Hello guys, magandang gabi sa inyong lahat. So tahimik na ang aking mga kliyente kaya nagkaroon na naman ako ng pagkakataon na makagawa ng video. So ang video kong ito ay gusto kong i-share sa inyo ang mga naging karanasan namin noong kami ay naapektuhan nitong Omicron virus na ito. So tandang-tanda ko pa guys, after work no, Sabado noon, umuwi ako sa bahay namin. Pagdating ko, inabutan ko ang mister ko. Meron siyang cough, cold, at saka meron siyang fever. Naku, sabi ko, masama na yata ito. Iba na ang lagay. So, Sabado yon. And then, the next day, Sunday ng 6 a.m., alam niyo ba guys, nagkaroon din ako ng symptoms. Nagkaroon din ako ng cough, nagkaroon din ako ng cold. No? So, ayun. So, that was Sunday, nung magkaroon ako ng symptoms. And then, nung Thursday, nagkita kami ng kapatid ko. Sabi niya, i-rapid test ko nga kayo. Sabi niya, okay, so na-rapid test niya kami, pero alam nyo ba guys, pagkatapos ng na-rapid test kami, yung resulta, galit na galit ako. Alam nyo ba kung bakit galit na galit ako? Kasi nung itong rapid test na ito, ang mister ko na mayroong cough, mayroong cold, mayroong fever, ang resulta niya sa kanyang rapid test ay negative, no? Ako naman na walang symptoms that time, kasi yung symptoms ko, 2 days lang dahil uminom na ako ng mga cough meds, cold meds, no? So after 2 days na wala naman ang aking symptoms. Pero yun nga, nung i-swab test kami, ang mister ko ang negative, ako yung positive. Kaya galit na galit ako, bakit ganun? Ikaw nga yung mayroong symptoms, ikaw yung negative, ako na walang symptoms, ako yung positive. Okay, well, sabi ng kapatid ko, dapat magpa-test din ulit kayo. Huwag tayo mag-rely dito, sabi niya. So ngayon, yung isang kapatid ko naman, sabi niya, magsa-search nga ako kung saan kayo pwedeng magpa-swab test na malapit sa inyo, sabi niya. Kasi yun nga, medyo hindi maganda yung pakiramdam namin, no? Kaya ayun, nag-search siya para ma-rapid test kami na malapit nga sa amin. Pero itong napuntahan namin, guys, ay ano din, rapid test nga rin siya, no? So, after three hours, lumabas ang result. 3 hours lang, rapid test nga eh. Pero yung una na rapid test, 30 minutes lang, makita mo yung result. Pero this time, second time around, 3 hours. Pero alam nyo ba itong test na ito guys, kumuha ng specimen sa nose at saka yung pinupok yung fingers mo, no, kukuha sila ng blood, kaya dalawa. No? Ngayon, after 3 hours nga guys, lumabas ang result, pero napapakita ko sa inyo kung ano naman ang result kasi parang mahirap maintindihan. So, nakita nyo ba ayon? So, yan ang naging resulta. So, sabi ko bakit ganun? So, makita nyo ba guys, meron doong negative tsaka merong positive. So, ayun yung pangalan ko, ang result ay positive, negative tsaka positive. And then sabi ko, bakit ganun ito? Parang hindi ko naman yata maintindihan. Kung positive, dapat positive. Kung negative, dapat negative, di ba? O mahirap siyang maintindihan. Same as true sa mister ko, ganun din, ano? So, ayun yung pangalan niya. Pagkatapos, merong negative, meron ding positive. Kaya sabi namin, ano ba talaga? Parang mahirap yata itong maintindihan. Kung positive nga or negative, di namin alam. So, yun. Yung kapatid ko, in-schedule ulit kami ng CPR test naman. Itong CPR kasi na ito ay yung specimen mo, ito ay titest nila sa laboratory, kaya ito talaga ang reliable talaga na result ng mga swab test. So yun, yun ay araw ng Friday noon, Bernis noon, no? Kami ay in-schedule ng kapatid ko, no, para dito sa swab test na ito na CPR nga. So pumunta kami Saturday kasi in-schedule niya kami nung Friday, and then nangyari ang test namin nung kina Saturday, no? And the next day, Sunday, lumabas naman ang result ng test namin. At alam niyo ba guys, ang result ng aming PCR test, kami dalawang mister ko, ayan. So nakita niyo, yon. Okay. Ayun siya, no? So ang mister ko ganun din, no? Ganun din ang mister ko. Okay, parehas kaming positive. So syempre, medyo nakakalungkot, no? Medyo nakakalungkot kasi nga sa kabila ng ingat na ingat ka na, no? Lahat ng mga health protocols ginagawa mo na, pero ayun, na ano pa rin kami, na nadali pa rin kami ng Omicron. And then noon din guys, no, na yung cough and cold ng mister ko parang masyadong heavy, no? Matindi. So dumating pa sa point na pumunta kami sa doktor, no, para tingnan siya,
dahil nga heavy yung cough and cold niya, tapos may fever pa siya. So, yung doktor naman namin binigyan lamang siya ng cough meds, tapos merong parang in-spray sa mouth, and then some antibiotic, mga ganyan. So, after that, ano naman siya, nawala naman lahat yung mga yun. May malaking tulong yung antibiotic na binigay niya, no? So, yun nga guys, Sunday, lumabas yung result, naging positive nga kami. So, yun, stay home kami, no? Stay home kami, dyan lang kami, so, ayun. And then, lumipas ang Monday, then lumipas ang Tuesday, okay? Pero nung Tuesday night, guys, rapid test kami ng mister ko sa bahay, no? Monday, no? Tuesday, nag-rapid test kami. And then Wednesday, nag-rapid test uli kami. And then Thursday, no? And then Thursday, pumunta uli kami sa aming PCR test, no? Para magpa-swab test uli, para malaman namin kung ano na ang lagay namin after ilang days, no, ng stay home namin. So, yun nga, Thursday, nagpa-test kami. And then, Friday, dumating yung result, no? Friday, dumating yung result. And then, nung dumating yung result ng Friday, guys, eto na, maganda ng balita, dahil ako naman ay eto na ako, no? So, ako ay negative na. So, that was Friday, nung ako ay magkaroon ng negative na result. Okay? Kaya lang, ang mister ko, malungkot siya, dahil kung ako ay negative ang result ko, siya naman, ang lumabas sa kanyang swab test ay ito naman. Oh, nakita niyo ba yan? Sabi niya, need new samples. Kaya siya naman ngayon ang inis na inis. Sabi niya, bakit need new samples? Ano bang ginawa nila sa akin? Ba't di ba sila nakakuha ng samples? Sabi niya, ito yung tuyo na ba yung ilong ko? Okay, so the next day, no, nagbalik uli kami sa PCR test. Kasi guys, alam niyo, no, makita namin yan, need new samples, ora mismo kami uli ay nagpa-schedule para sa susunod na swab test. So, yon, na swab test uli siya, no? Swab test uli siya, kaagad-agad. And then, the next day, Saturday, lumabas na rin naman ang result ng kanyang PCR test. Ayan, no? So, siya rin ay nag-negative na. Okay? So, sum it up, guys, pagdating ng Sabado, no? O pagdating ng Sabado, ay clear na kami. So, parehas kami ng mister ko, parehas na kaming nag-negative, no? Pero alam nyo guys, napakalungkot naman ng 14 days kami bali na nasa bahay, stay home kami, no? Quarantine, yun, sa loob ng 14 days. So, 14 days hindi kami nag-work, no? Nasa bahay lang kami. So, nung Saturday nga na yun, clear na kami, pares na kaming negative, no? Wala na, clear na nga. So, nung kina-Monday nun, ready na kami ng mister ko at pares na kami pumasok sa trabaho, no? Pero, take note guys na kami ay na-apekto ng Omicron virus na yan. Pero, alam nyo, kompleto kami ng vaccine namin, meron kaming booster, meron kaming flu shot, no? Kompleto kami ng mga shots, pero tingnan nyo naman kung gaano katindi ang virus na yan, no? So, mabuti na lang naman na nalampasan natin lahat yan. Una, syempre, sa tulong ng Diyos, nalampasan natin yan. At ikalawa, nakatulong din naman ang mga vaccine na binigay sa atin. Kasi nga, sabi nga nila, kapag may mga shots ka, kapag may booster ka, no? Yung mga symptoms ay hindi naman ganun kalala. Hindi ka pares ng mga unang virus like yung Delta na narinig natin, talagang papatayin ka nun, ano? Lalo na kapag wala kang mga vaccine. So at least ngayon na, dahil may mga booster na tayo, kaya nagkaroon man tayo ng symptoms, hindi ganun kagrabe. No, hindi ganun kagrabe. O kaya nga parati ang reminder ng mga anak namin, parati n'yong i-check yung inyong oxygen level, no? I-check parati oxygen level. So, mabuti naman okay naman ang aming oxygen level, parating 97, 98 na. Hindi naman bumababa sa ganun. So, hindi rin kami naka-experience ng mahirap huminga or parang may pasan-pasan sa dibdib, wala namang ganun. Basta, yun nga lang, cough, cold, at asawa ko may fever. Pero in my case, hindi man ako nakaranas ng fever, no?
Kaya una, manalangin lang tayo para lahat malampasan natin yan, no? So, may awa ang Diyos, di tayo pababayaan. Pero ngayon nga, parang narinig natin at this point in time, no? Medyo nababawasan na ang mga cases natin dito sa Omicron. At balita pa nga natin sa bansa natin, sa Pilipinas, parang nawala na tayong quarantine. Kaya ayun, marami nang umuwi sa atin, no? Okay guys, so ingat pa rin tayo. Kahit nasabihin natin na bumaba ng mga cases, pero alam nyo, para sa akin lang personally, no? Personally, kahit sabihin nilang baba ng cases, tanggalin ang face shield, tanggalin ang face mask, pero para sa akin guys, parang hindi pa rin ako mag-aalis basta-basta ng face mask, no? Lalo na kung ako ay pupunta sa mga lugar na matao, no? Okay, so lahat tayo mag-iingat. Kahit nakarinig natin mababa ng cases, pero ingat pa rin tayo, no? Walang uuna sa pag-iingat. At saka syempre una, nandiyan ang panalangin natin. Ikalawa, ang pag-iingat natin. Sabi nga ng Diyos, mag-iingat ka at iingatan kita. Okay, hanggang dun lang guys. Sana na gustuhan nyo ang isinyer kong kwento sa inyo tungkol sa Omicron, no? So, pagkatapos yung mapanood ang video ko, sana like naman kayo, mag-comment din kayo, mag-share, at yung hindi pa nakakapag-subscribe, don't forget, Florante and Wilma Gomez channel. Thank you and see you next time. Bye!